My destination is unknown. So I keep pushing as I slow down. The big blue sky. Pero mas okay na din yung at least na paglalakas yung katawan natin ng fully recovered talaga tayo. Sa mapagpalang araw sa inyong lahat mga lords, at welcome back ulit sa ating Munting Channel. Ito kami nagpalipas ng gabi, at hindi masyadong makita ng kalaban dahil meron kaming mga nakalaban kagabi na halos napakalakas. Mabuti na lang at nagtulungan kami ni Bullet mga lords, no? At si Bullet nga pala ngayon ay naghahanap ng makakain namin, at iniwan niya muna ako dito habang naghihintay sa kanya. Inahanap ko nga din yung bag ko mga lords, eh, kasi yung mga gamit ko na nandoon, power bank, etc. Buti na lang at meron kami mga na meron siyang mga improvised na kagamitan mula din sa mga kasamahan niya. Hindi lang ako masyadong magsasalita mga lords, dahil napakasakit pa rin talaga ng ulo ko tsaka nasugat ng kamay ko. I'm very very thankful sa lahat-lahat ng mga tumulong sa akin, lalong-lalo na sa inyong mga dasal, lalong-lalo na sa mga financial mga lords, no? Sobrang nag-alala na po talaga ako sa aking misis, lalong-lalo na at matagal at tayong hindi nakababa. Balita ko mga lords, yung mga kalaban na dito dadaan ay malalakas, may footsteps, oh, may footsteps. Punta siya dun sa unahan.
Hindi ako sure kung nakausap na yun ni Bullet or ano ba. Papunta siya dun sa unahan mo, Lods. Parang dumaan lang siya dito. Hindi mo na ako aalis dito hanggat hindi makabalik si Bullet. Salamat naman sa team ni Inday Lady Hunter, mga Lods, no? At tumulong pa rin sila sa pag-rescue sa atin kahit makalapakalayo nila. So isang sulid na kaibigan, isang sulid na kasamahan, at may tuturing natin na totoong hunters, mga Lods. Lakas ng ulan kagabi. Buti na lang nakasilong tayo ng maayos. Ito yung nakadagdag panghina ng katawan natin, mga Lods, kasi masyado tayong walang kain. Pero kahit pa paano, mga Lods, nakakaraos din naman tayo, ano. Sana may madalang pagkain si Bullet mamaya, mga Lods. Para pa rin kasing kinukuryente yung katawan ko eh. Nanghihina pa rin. Ngayon bang nanginginig? Parang kinukuryente pa rin yung katawan ko. Meron kami nakalaban na kagabi, mga Lods, napakalakas niya. So isa yon sa mga bantay. Kasi gumalaw kami ni Bullet kagabi. Hanggang madaling araw. Sinisecure niya na naman yung unahan. Kasi halos hindi ko pa masyadong... Ay ko! Magalaw yung... Katawan ko talaga. Although nakakatayo na ako at nakakalakad. Pero iba pa rin yung ano. Iba pa rin yung malakas talaga tayo. Nakachat ko din si Kajo, mga Lods. At malapit lang sila dito. Nakasunod sila sa amin. Binigyan ko sila ng lokasyon para makasunod ka agad dito. Para sabay-sabay kami makakarating doon. At tungkol nga pala doon sa inutusan ni Emperador, mga Lods. Emperador, ni Bullet, mga Lods. Sana nakita na sila ni Bullet ngayon. Para sana malaman na natin kung nasaan yung location talaga ni mag-ina niya. So hopefully lang talaga, mga Lods, na hopefully yung mag-ina ni Bullet ay safety pa rin. Kasi marami akong nabasa na comment na nalaman na daw ni Emperador yung plano na nagdagsil si Bullet. Kala ko bumalik. Shoutout sa inyong lahat dyan, mga Lods. Shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan. Thank you so much. At nandyan pa rin kayo. Sakit ng mata ko. Nulot sa ano eh.
sa pagkaano ng ulo ko. Sakit na mata ko. Wala pa akong eyeglass. Anong nangyari sa mata ko? Parang may pumasok. Kala ko may kalaban eh. Kalahati lang yung ano nito mga lords. Kalahati lang yung nailagay ni Bullet sa kapangyarihan nito. Dahil hindi kaya ng katawan ko. Hindi kaya ng katawan. Rico, hindi kaya ng ating katawan mga Diyos, kaya binawasan ni Bullet. Pero mas okay na din yun, at least na kapag lalakas yung katawan natin, yung fully recovered talaga tayo, magagamit natin at ibabalik natin yung kakayahan nito. So hindi ko lang alam kung kaya ko pang pabalikin sila sa pagiging normal. Yun bang na-hypnotize ng mga kalaban? Susubukan natin. Si Bullet mga lords, hindi ko pa rin siya talagang pwedeng sabihin na mapagkatiwalaan, kasi meron akong nakita sa video ko na gagawa sila ng siya ng paraan para makuha talaga yung bata, at baka posibleng mag-tridor din siya sa atin, di ba? Pero marami din namang nagsabi mga lords na kapag ang tao ay umiiyak, seryoso yan. O nga no, umiiyak nga siya nung time noon na ano mga lods no, umiiyak siya. Kaya, tingnan lang natin. So, well, sa bagay, tinutulungan niya naman ako. Tinutulungan niya naman yung sarili ko. Tinutulungan niya yung sarili niya para matulungan ako. Mawawala talaga yung ano nangyari sa mata ko. Mawawala talaga sa focus mga lods kapag pamilya na talaga yung pinag-uusapan, no?
Oh, wala talaga sa focus. Naglalakad na naman. Papunta siguro yan dito. Sibulit na siguro yan. Ano yan, lads? Nangihina ako sa labanan namin kagabi ah. Mas malayo-layo pa yung nalakad namin. Kaya kung hindi talaga pabalik ka agad si Bulit ngayon, mag-exercise muna tayo. Sakit ng ulo ko eh. Shout out sa inyong lahat dyan, mga lords na. Thank you so much. Lalong-lalo na sa inyong pagtitiwala at pagdarasal na sana'y malampasan natin ang lahat ng mga paghihirap na dinanas natin at sa lahat-lahat ng mga taong sumusuporta pa rin sa atin, no? So, nakakapangilayang lang talaga mga Lods dahil maliliit na yung views ko. Maliliit yung mga views namin. Nagbabalak na nga din ako na huminto na sa pagiging hunter mga Lods eh. Nagbabalak na ako. Manahimik na lang sa bahay. Pero matitiis, pero hindi ko rin kasi matitiis yung ano eh, yung mga napariwara na ang buhay, yung mga na-hypnotize ng mga kalaban. Yun. Halos hindi ko din kahit papaano mapabalik natin sila sa kanilang pamilya. At kahit papaano galing natin sila ulit, no? At sana naman magkaroon talaga ng pagkakataon, no, na masugpo na lahat. Sibulit na siguro yun. Diyan lang ako natulog mga Lodyo. Kami ni Bullet. Diyan lang kami natulog. Medyo safety kami doon.
sakit yung mata ko. Para may sasakyan, para may motor. Diyan sa unahan. O, para may motor na ako naririnig. May daanan ba dyan?
Saan kaya yun? Bukang may malapit lang na daanan dito ah. Or baka may malapit lang na kuta dito. Baka may malapit lang na kuta dito. Kasi meron tayong naririnig na parang sasakyan ng motor eh. Pero hindi natin alam kung gaano kalayo yun. Nawala naman. Rico. Palakasin ko muna yung pamantra natin. Talaga nakalaban dito. Lalong-lalo na yung nakita natin nung nakaraang video na pula. May pulang kapa. Palakasin ko muna yung aking ano. Spiritual na kapangyarihan. Malapit na yung boses dito, malas, malapit lang. Baka si Bullet na yun. Baka si Bullet na. Si Bullet na. Hindi pa rin ako masyadong umalis dun sa aking pinupustuhan, mga lods, kasi dito maghihintay ako dito kung darating si Bullet. Parang may nag-i-spy ah. Parang may nag-i-spy. Meron nagsasalita.
Sana si bullet na yan. Saan banda yung nagsasalita? Nawala. Nagsasalita, no? Parang nandiyan, no? Ayun, parang may narinig ako naglalakad. Sana si bullet na yon. Matagal ni bullet, mga lods. Hanap lang daw siya ng pagkain. Hindi naman kasi pwedeng makain yan, oh. Hilaw na hilaw pa naman. Dito siguro dumaan yung nakapulang kapa. Hindi ako pwedeng lumayo dito muna, mga lods. Obserbaran ko lang muna paligid. Kita nyo. Tapos may naririnig pa tayong ayun o, ayun o, yun. Kita nyo. Iba din itong nandito. Ayun. 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 Iba yung nandyan. Iba rin yung nandun, oh.
dyan. Iba rin yung nandun. Sana, ayun yung isa, oh. Ayun yung isa, oh. Ayun yung dalawa, oh. Dalawang nakakapa mga lods nandyan, oh. Habang hinihintay ko si Bullet, meron pala ang dalawa dyan. I'm not sure kung dalawa lang ba ang mga yan. Nakakapa sila. At I'm sure malalakas ang mga yan. Sila nag-uusap. Dalawa sila mga lods. Hindi lang ako magkumpiyansa, baka marami pa sila dyan. No. Dito kami natulog ni Bullet. Dito kami natulog. Hindi masyadong halata sa loob mga lods, no. Hindi masyadong halata sa loob. Ayan, oh. Alos hindi mo kami na mapapansin sa loob. Diyan kami natulog ni Bullet. Kanina madaling araw. Kahit papaano meron kaming lakas. Hindi lang meron kami nakalaban din kagabi, pero iba ang grupo na naman itong nandito siguro. Ito pala ang sabi ni Bullet na delikado yung area dito. Dahil halos hindi nagsasalita yung mga kalaban dito. Nasaan na yung iba? Halos hindi sila nagsasalita. Usap sila. Ang mahirap lang nito mga lods, baka yung dalawang yan. Yan lang yung umaaligid. Yan yung naglalakad-lakad. Tapos yung iba pala nakaabang. Diba? Baka yung iba nag-aabang lang. Lalo na napakasukal ng area na to. Masyadong madamo. Pwedeng nagtatago dito yung iba. Sana. Tingnan din natin yung bawat damo mga lods. Kasi pwedeng magtago yung mga kalaban dyan. Diba? Parang may motor. Malapit lang yung daanan dito.
may mga dumadaan na mga motor. Baka mga backup nila yan. Baka mga backup nila. Oh. Ayun yung dalawa. Mahirap nito mga lods. Baka maraming nagtatago sa palibaligid. Yan ang isa sa mga delikado. Dalawa sila. Nag-uusap silang dalawa. Baka ginawa na naman niyang pain. Ang tagal naman kasi ni Bullet. Nasaan ka na Bullet? Hindi pa rin ako pwedeng umalis dito sa kinalalagyan ko. Kasi si Bullet, alam niyang nandito ako. Kaya hintayin ko muna siya. Sana yun. Ayan yung dalawa. Asan na? Asan yun? Gagawa kaya ako ng ingay mga lods para lalapit yan dito. Ano sa tingin ninyo? Nasaan yung isa niya? Malapit lang na yung kampo dito ng kalaban. Or baka ito pa lang yung iba sa mga humaharang dito. Baka ito, iba ito. Bullet, nasaan ka na ba kasi? Ang tagal mo naman. Kailangan nating magmandali. Delikado kapag nalaman ni Emperador na nag-tridor ka na. Delikado yun. Ano ka ba? Nasaan ka na ba, Bullet?
sila. Sana yung dalawa. Sobrang gutom na talaga mga lords. Sobrang gutom na talaga. Nagsisinyasan lang sila. Umalis yung isa. Bumalik doon. Bumalik doon yung isa. Subukan natin kunin itong isa. Gamitin natin yung orasyon tulog natin. Pagkatapos ng orasyon tulog, babaguhin natin siya. Subukan natin yung orasyon natin na para mabago sila.
Urus yung tulog muna mga lods. Kala mo, gagana yung rasyon mo. Sana. Rico, ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng sugat ko sa kamay. Tahimik lang sila kung nagsasalita. Tahimik lang sila, malakas sila mo. Malakas sila, malakas. Niyo, nag-aaway kami. Tingin mo yung... Dito! Dito, dito! Sabihin niyo yung natin. Mga alerto sila. Dahil
Buhay pa si Neo. Umulong lang. Pasok na pa sila dito. Sino kayong kasama niya? Nakikitan pa akong kapahamak doon ah. Hindi niya ako kaya. Pasok pa pa sila. Pasok pa dito. Ay, sabihin mo yung matawa na rin. Umagaling ta. Ha? Mga Lods, gumana yung orasyon tulog ko pero saglit lang. Gumana yung orasyon tulog na nandito pa rin sa akin. Pero yung uorasyonan ko na sana siya doon sa paglinis ng ulo, yung paglinis ng kaisipan at saka puso. Hindi na. Hindi gumana. Natamaan siya doon sa oras yung tulog ko. Pero doon sa hinahanap niya ako. Hinahanap niya ako. Hindi gumana yung oras yun na pampalinis ng isipan ang na-hypnotize, mga Lods, hindi gumana. Tama. Bakit hindi ko naalala? Nabawasan pala yung kapangyarihan nitong Agingat Bullet. Ay, ni Imperador, mga Lods, nung nabawasan pala to. Nabawasan pala to. Hindi ko naisip yun. Hindi ko naisip. Nabawasan nga pala ito. Nabawasan pala ito. Nabawasan pala ito. Pasaway. Nasaan na si Bullet? Ang tagal niya. Iba ng masamang nangyari kay Bullet, mga Lods, no? Dahil baka nalaman na ni Imperador na nagtaksil si Bullet, kaya delikado kung nahuli siya. Delikado talaga.